Magandang gabi. Ngayon lang tayo makapagbasa ulit ng Biblia kasi kanina umaga nagtrabaho ako ng maaga dun sa ano sa maliit na may payag. Naway gabayan tayo ng Panginoon sa ating pagbabasa ngayon. Naway magabayan tayo at matuto sa mga binabasa natin. Naway bigyan tayo ng katarungan. Itong ginagawa ko ay hindi to para ako ay maging banal. Itong ginagawa kong pagbabasa ay para matulungan ko ang aking sarili sapagkat ako ay makasalanan. Nagkakasala ako sa bawat sandali, sa isip, sa pagsasalita, at sa kilos. Marami akong kasalanan na nagawa sa araw-araw. Naway magbago ang ating buhay at matulungan tayo habang tayo nag-aaral sa mga salita ng Diyos. Exodus 15, ang awit ni Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayot kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya ang aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama aking dadakilain. Siya ay isang mandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karuwahit kawal ni Paraon sa dagat ay kanyang tinapon. Sa dagat na pula na ilibing, mga pinunong Ehipsyo na pawang magagaling. Sa malalim na dagat sila ay natabunan, tulad nila'y batong lumubog sa kalaliman. Ang kanang kamay mo, Yahweh, makapangyarihan, dinudurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay, nilulupig ang kaaway. Sa matinding init ng iyong puot, para silang dayaming tinutupok. Nang hipan mo ang dagat, tubig ay tumaas, parang pader na tumayo, kailan may tumigas. Wika ng kaaway, habulin ko sila at huhulihin. Kayamanin nila'y aking sasamsamin, at sa tabak kong hawak sila'y lilipulin. Ngunit sa iyong hinga mo, Yahweh, sila'y nangalunod, parang tinggang sa malalim na tubig ay nagsilubog. Ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya sa kabanal ay dakila at kamanga-manga sa mga himalay di mapantayan sa kababalaghan ay di matularan. Nang iyong iunat ang kanan mong kamay, nilamo ng lupa ang aming mga kaaway. Sa iyong katapatan, bayan mong tinubos ay inakay tungo sa lupang banal sila iyong pinatnubayan. Maraming bansa ang dito'y nakarinig at sa takot sila'y nagsipanginig. Doon sa lupain ng mga Pilistiyo nasindak ang lahat ng mga tao. Mga pinuno ng Edom ay nangagimbal. Matatapang sa Moab sa takot ay sinakmal. Mga nakatira sa lupain ng Kanaan, lahat sila ay naubusan ng katapangan. Takot at sindak ang sa kanila ay dumatal para silang bato na hindi makagalaw. Nang kapangyarihan mo ay kanilang namalas nang dumaan sa harap nila ang bayang iyong iniligtas. Sila ay dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok, sa dakong pinili mo upang maging iyong lubos. Doon sa sangtwaryong ikaw ang nagtayo at tumapos. Ikaw, Yahweh, ay maghahari magpakailanpaman. Ang mga Israelita hinabol ng mga kawal ng Paraon sakay ng mga kabayo at mga karuwahe. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, muling pinagos ni Yahweh ang tubig at tatabunan ng alon ang mga kawal ng Paraon. Samantala, ang mga Israelita tumawid sa tuyong lupa. Pagkatapos kumuha ng tamburin si Miriam, ang babaeng propita na kapatid ni Aaron,
Tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae na mayroong ding mga tamburin. Habang sila ay nagsasayaw, ganito ang inawit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahit at ang nakasakay. Pinagagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng shore. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang makikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait, kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita, "Ano ngayon ang iinumin natin?" Dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ng isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagi sa tubig. Nawala ang pait ng iyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, "Kung ako ay buong puso ninyo susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautosan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot." Pagkatapos ng nakarating sila sa ilim, doon ay 12 balon at 70 puno ng palma at sila ay nagkampo sa tabi ng mga balon. Ano talaga mabait si Yahweh sa ating mga tao, lalo na po susundin natin ng buong puso ang kanyang mga sinasabi. Hindi ko talaga pumasok sa aking kaluluwa ang mga salita na ito. Naway, habang nagbabasa tayo, naway darating ang araw na maging parte ng ating pagkatao ang mga salita ng Diyos. Sapagkat ako'y makasalanan at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa buhay. Kaya itong pagbabasa ng Biblia ang naisip kong paraan para magbago ang aking buhay, para matuwa ang Diyos. Sana'y gabayan tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa at bigyan ng tagumpay sa lahat ng ating mga binabalak. Huwag niya tayong hayaang masaktan, masawi at mabigo. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin si Yahweh. Amen.